mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito, sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon." Ang salita ng Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angka ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan, kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao. Pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. "Ang taong ito'y Samaritano, hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka, humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sulat ni Pablo ang liham na ito habang siya ay nabibilanggo sa Roma. At bakit pa siya binilanggo? Kasi nagpahayag siya ng magandang balita. Pero hindi magagapos ang magandang balita. Hindi ito mapipigilan ng kumalat kahit na siya ay nabilanggo. Ano ba ang magandang balita? Si Jesus na galing sa angka ni David ay
ay tumupad sa sinasabi ng kasulatan na siya ay mamatay at muling mabubuhay. Dito dumadating ang kaligtasan sa atin. Marami ang pinagtiisa ni Pablo, kasama na ang kanyang pagkabilanggo upang ipahayag ang balitang ito na magdadala ng kaligtasan at ng kaligtasan ay magdadala at ang kaligtasan ay magdadala ng kaluwalhatian sa lahat. Ginamit kayo ni Pablo ang isang awit, isang hymn na ginagamit na ng mga Kristiyano. Hindi ito galing kay Pablo, ngunit kinukot lang niya ito. Sa awit na ito, sinasabi sa atin ang resulta ng ating ginagawa. Kung tayo ay mamatay kasama si Kristo, nabubuhay din tayong kasama siya. Kung magtitiis tayo ng hirap para kay Kristo, maghahari din tayo kasama niya. Kung itakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. At dito ngayon ay ang pagkakaiba. Kung hindi tayo magiging tapat, mananatili si Jesus na tapat. Kasi hindi niya maitatakwil ang kanyang katangiang maging tapat. Ang katangian ng Diyos ay pag-ibig. Pero isang klaseng pag-ibig. Sa salitang Ebreo, ito ay chesed. Ito ay pag-ibig na tapat, steadfast love, faithful love. Maasahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito nagtitiklop at hindi ito nagtatampo. Kaya na hindi tayo tapat, hindi siya maghihiganti. Patuloy siyang magmamahal sa atin. Kaya kahit anong gawin natin sa Kanya, kahit nalimutin pa natin siya at talikdan, kapag bumabalin tayo sa Kanya, nandyan siya, nag-aantay sa atin. Ito ay magandang isinalalarawan sa atin ng picture ng Sacred Heart of Jesus. Dito pinapakita sa atin ang pusong nakausli sa dibdib ni Jesus. Ang pag-ibig na ito ay nakikita at nararamdaman. Ang puso ni Jesus ay sugatan, napapaligiran ng koronang tinik. May sugat ng sibat. Tumutulo ang dugo. Pero ito ay patuloy na umaalab. Lumiliyab ang apoy ng kanyang pag-ibig. Ganyan magmahal si Jesus. Kaya masasabi, kaya maganda ang sinabi ng hymn na ginamit ni Pablo. Kung kayo'y hindi tapat, si Kristo ay tapat sapagkat hindi siya maaring manatiling hindi tapat. Ang sa kanya ay hindi niya itatakwil. May mga pagkakataong tayo hindi tayo nakakapagpasalamat sa Diyos kasi akala natin obligasyon ng Diyos na bigyan tayo ng mga biyaya. Yung bang parang kapalit ng kabutihan natin, tatapatan ng Diyos ng kanyang kabutihan. Kaya kapag nagdadasal tayo, hindi ba nililitanyahan natin ng Diyos ng lahat ng mabubuti nating ginagawa para tuloy sumbatan ang dasal? Pagtulong sa kapwa, pagtitiis sa asawa, pag-aalaga sa magulang na may sakit, iniisa-isa natin to kapag humihiling tayo sa Diyos. Tila ba panahon ng singilan kapag nagdarasal tayo sa Diyos? Tila ba utang na loob sa atin ng Diyos na naging mabuting tao tayo, na gumagawa tayo ng mabuti? Kaya nga, imbis na magpasalamat, nanunumbat tayo. Hindi natin nakikita ang biyaya. At ikatlo, akala natin ang mga mabubuting bagay na tinatamasa natin sa buhay
pinaghirapan natin dahil sa sarili nating kakayahan at pagsisikap. Malusog tayo kasi iningatan natin ang katawan natin. Matagumpay tayo kasi masipag tayo, maabilidad tayo. Pero tandaan natin, lahat ng mabubuting bagay na meron tayo sa buhay, galing lahat ito sa Diyos. Wala tayong maipagyayabang na dahil lang sa sarili nating kakayahan. Kahit yung kakayahan natin, kahit yung lakas ng ating pangangatawan, kahit yung kakayahan nating kumilos, yung mga talento natin, yung ating mga abilidad, lahat yan, bigay ng Diyos na dapat ipagpasalamat. Tinuruan tayo nung isang Samaritanong liketongin sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa, si Naaman nagbalik para magpasalamat. Kapag ka daw 13th birthday ng isang batang Hapon, ang tampok daw sa pagdiriwang niya ng kanyang birthday ay nagpapalipad siya ng saranggola, kite flying. Gagawa siya ng magandang saranggola niya, nakalagay doon ang kanyang pangalan. Pero bago niya paliparin yung kanyang birthday kite, ang gagawin ng bata, 13-year-old na bata, ipipikit niya ang kanyang mata at babalikan niya yung mga taong tumulong sa kanya. Yung mga taong naging mabuti sa kanya. Iisa-isahin niya yon, lalagyan niya ng buhol yung tali ng saranggola. Bawat isang buhol, isang taong mabuti, isang taong tumulong, isang taong nagpasalamat. Kaya nga, napakaganda ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Panahon para magpasalamat. At itinuturo sa atin ito, sa dulo ng bawat araw, balikan natin, imbis na yung mga kamalasan, imbis na yung mga sama ng loob natin, tingnan natin yung mga biyaya ng Diyos sa buhay natin. Tingnan natin yung mga blessings na tinanggap natin sa buong araw at tumanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Alam niyo po, ano yung Eucharistia? Pasasalamat. And the Eucharist reminds us that the only way to be human is to be a grateful person. Maging mapagpasalamat at lahat susunod. Because when you are grateful, kapag marunong kang magpasalamat, you will learn to forgive, you will learn to share, you will learn to give. The human heart is only meant to be a grateful heart. A grateful heart will be a forgiving heart, a sharing heart, a giving heart. Ang lahat po biyaya, everything is grace. Kaya nga ang tanging tamang tugon ay pasasalamat. At lahat ay susunod. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.